Magandang hapon mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa West Monk Road kung saan nandito ang team Giting ng Pasig na nagsasagawa nga sila dito ng house to house campaign. At ito, nakita natin dito si Consi Quintrus ng Barangay Mangkahan na isa rin sa tatakong City Councilor ng District 2 dito sa lungsod ng Pasig. Ayan, so napakarami ngayon mga tao dito. Nakita ko na rin dito si Consi Maro Martinez. Ito po po si Maro Martinez ngayon na nakikipagkwentuhan sa mga tao dito sa lugar ng Los Bank Road, Barangay Rosario. Nakakatuwa dito sa lugar na ito ngayon at napakasaya nga ngayon. Ito po, kamustahin natin ang ilang sa mga taga rito. Kamusta po kayo? Ngayon, sino po ba iboboto natin na ngayon? Si Bigo, siyempre. Thank you, solid! Solid! Ayan, si Consi Maro Martinez, ito yun na paboritong kanta. Kajowin niya pala ang kanyang ama na si Yoyong Martinez, no? Ayan. Oh,
At ayan mga kaibigan, nakita natin ang saya-saya ngayon dito sa lugar nitong Westbank Road, Barangay Rosario at kumantang si Konsi Maru Martires. Magandang hapon po sa inyo lahat. At si City Councilor. Tayo po ay magkakaroon ng talakayan kasama na si Yoyong Martires. Giting ng basi. Ready na ba kayo? Yeah! Ipapakilala ko na sa inyo mga pinagkatiwalaan ng ating Mayor B. Casotto at Congressman Roman Romulo. Ang una ko pong ipapakilala sa inyo, siya po ay kasalukuyang kagawad ng Barangay Santa Lucia. Para sa servisyong may check sa puso, ang kaninang kumanta, Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Konsi Maru Martires! Si Allah makakasama ko, si Kenyo kukunahin at hindi ang sarili, basta Martires ay walang imposible. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyo pong lahat. Pwede bang makarinig ng malakas na palakpakan para masaya? Thank you very much po. Una-una maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap pagmula kayo ng umaga nung kami po ay nagbahay-bahay dito magmula doon hanggang dito po. Napakainit ang pagtanggap ninyo sa buong grupo ng Giting ng Pasig. Palakpakan naman po natin. Ako po si Consel Maru Martires, pero syempre papasalamat po ako sa Homeowners Association po na nandito na syempre para makagamit tayo ng venue at mga upuan na ipahirap po sa atin. Palakpakan naman po natin sila. Ako po si Consel Maru Martires, kagawad nga po ng Barangay Santa Lucia at opo anak po ako ni Consel Yoyong Martires. Mas magandang lalaki po siya kaysa sa akin. Nandito po tayo tumitindig, ano, ngayong hapon. Hindi lang ngayong hapon, para ngayong halalan. Sa likod po ni Mayor Vico at buong Giting ng Pasig. Dahil may ipinaglalaban po tayo at may pinaniniwalaan tayong tamang paggugobyerno. Tamang pamahalaan na unti-unti na po nating nararamdaman. Tamang politika po na kung saan lahat po tayo may laya. Ganyan po ang dahilan kaya po tayo naniniwala na ang mga Pasigenyo ay matatalino. Tama po ba? Kaya unang-una po ako po ay nag-a-apply sa inyo bilang konsehal po ng bayan na ang pangunahing trabaho ay gumawa po ng ordinansa at mga resolusyon. Kaya naman po unang-unang nilalayon po natin ay magkaroon po muna ng konsultasyon bago tayo umaksyon sa lahat po ng usapin. Para nang sa ganon ang mga programa, mga ordinansa na ibababa po natin ay pasok na pasok po sa ating mga Pasigenyo. Pasok na pasok yung mga benepisyo, yung mga serbisyo, yung mga kailangan natin sa panahon ngayon at yung mga harapin pa po nating mga hamon sa buhay. Pangalawa po, pag meron na po tayong konsultasyon o may partisipasyon na ang taong bayan, ang gusto po nating layunin is yung access po natin sa universal healthcare po natin. Kapag may Pasigenyo na magkakasakit at mauospital sa pampublikong ospital, ang gusto po natin mangyari, kung siya ay nangangailangan, automatic, wala na siyang babayaran. Wala na pong kahit na anong kailangan lapitan pa, wala na kahit anong ipapakita pa. Basta po tayo ay Pasigenyo, automatic, basta sa pampublikong ospital. Di ba kaya nga tayo nagpunta sa pampublikong ospital? Dahil nahihirapan tayo magbayad sa pampribado. Pero, kailangan, wala na tayong dapat lapitan pa. Para maiwasan po natin yung mga utang na loob po, yung mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Pangalawa, may nagme-maintenance po ba sa inyo ng gamot? Taas po kamay natin yung nagme-maintenance ng gamot. Dami, lalo na pag high blood, taas po kamay ng high blood. Dapat pagmalaki natin yan, high blood tayo. Ang gusto po natin, 100% po malibre ang maintenance medicine po ninyo. Pero, ang nilalayo natin, protektahan po ito ng batas na yung maintenance medicine po ninyo ay maibahay-bahay na po natin para hindi na kayo maghahagilapan ng servisyo. Onsi, kaya ba yan? Nakatanggap po ba kayo ng pamaskong handog? Kung yung pamaskong handog po naibahay-bahay sa liderato ni Mayor Vico, yun pa kayang kapirasong maintenance medicine. Kayang-kaya po natin yan basta magpa-participate po tayo. Pag tinanong ng gobyerno sino yung high blood, taas po tayo ng kamay. Pag nanghingi ng requirements, bigay po natin. Para nang sa ganun, alam po ng pamahalaan kung ano at ilan yung bibilin niyang gamot para sa pangangailangan ng Pasigenyo. Di ba? Pero, higit sa lahat,
kapag nakakatanggap tayo ng ganitong klaseng benepisyo, ang gusto po natin, wala po kayong utang na loob kahit kanino. Dahil yung perang gagamitin po dyan, pera din naman po yan ng taong bayan. Pwede pong magpasalamat, wala pong problema doon. Pero tatandaan po ninyo, malaya pa rin po kayo tuwing magkakaroon ng eleksyon na kagaya nito. Ang importante, alam po ng lahat na yung perang gagamitin dyan sa inyo din ang galing. Sa madaling salita, taxpayers' money nga po, hindi ba? Ganyang klaseng gobyerno po ang gusto nating ipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo, yung gobyerno na may integridad, yung gobyerno na maayos, yung gobyerno po na tama, yung gobyerno na hindi na po tayo pupukpukin ng utang na loob. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ito pong eleksyon na to, tungkol po to sa inyo. Hindi po ito tungkol sa aming mga politiko. Dahil ang pinaglalaban po natin dito, yung kinabukasan po ng inyong mga anak, ng inyong pong mga apo. Yung next generation. Kaya naman, bago po ako magtapos, may gusto po akong itanong nyo sa akin. Itanong nyo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong nyo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Sabay-sabay po tayo. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Muli po, maraming salamat. Ako po si Maro Martires, hindi po Yoyong Martires ang pangalan ko. At lalong hindi po Maro Marites ang apelido namin. Taas po kamay ng mga Marites. Ipaglalaban natin ang karapatan natin mga Marites. Pero muli po, kung si Maro Martires po, at kung ako po ay isang babae at ako'y magde-debut sa May 9, yun po ang aking number. Anong number po yun? Anong number po? Number 18 po, kasama po sa Giting ng Pasig, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, Konsi. Huwag po nating kakalimutan sa May 9, iboto number 18 sa balota, Konsi Maro Martires. Palakpakan naman po natin.